Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Moto Expo Manila dahil meron na naman tayo dito isang bagong motor ni SYM, isang maxi scooter na aabangan natin sa market. Bagong-bago, napakaangas na rin ng kanyang itsura. Tutok lang kayo dahil check na natin yung kanyang specs, features, and also the price. Isang natin dito sa kanyang gulong, makikita natin na may size to na 120 70 by 15. Yung 15 na size, malaki na rin para sa isang scooter. Mapapansin din natin dito yung 120 70 na size ay oversized na rin siya, pwedeng-pwedeng pang banking at mas comfortable sakyan ang may mga gulong na matataba. Siyempre, ang brand ng kanyang gulong ay Maxxis na din. At makikita rin natin dito pang heavy duty na rin yung kanyang disc dahil meron tayo ditong floating disc. Ang floating disc naman po ay mas matagal uminit. Kaya mas maganda para sa long ride natin. Ang size ng kanyang disc is 3.5 or yung kanyang thickness. Mapapansin din natin na naka-dual disc na rin itong motor na to. Ibig sabihin sa preno, hindi ka na makakompromise kasi sobrang lakas na to. Samahan mo pa ng dual ABS at meron din tong guys, traction control. Kompletong-kompleto na tong maxi scooter na to. Iba pang napansin natin dito, dual path yung magkabilaan na caliper niya. Ang suspension naman natin dito, upside down telescopic fork na rin, nag-add dun sa comfort ng kanyang handling. Dito naman tayo pupunta sa kanyang fender. May pointed na end siya dito, puti yung kanyang fender, same dito sa body color niya. Ito iba yung texture na dito. At para sa additional safety feature ay meron siyang reflector magkabilaan. Ito makikita natin. Ayan, on both sides meron siya. Kung mapapansin natin dito, yung kanyang design for the fender ay kung napansin nyo yung mga pang MotoGP na motor, ayan, parang resemblance siya. Nagdagdag sa kanyang aerodynamic na design. Ayan. Additional information pala dito sa motor na to guys, ito ay 60 pieces only ngayon yung first wave niya dito sa Pilipinas. At meron nang nakapagpa-reserve na 20 units, kaya meron na lang tong natitirang 40 units. Kaya kung gusto mong maiba sa mga maxi scooters, ayan, yung bagong-bago lang, ayan, pwede kang magpa-reserve kay SYM. Napakaganda ng unit nito, super bulky din. Baling naman tayo dito sa kanyang side. Wala siyang masyadong decals maliban dito sa kanyang 508 na nakalagay dyan dahil ang CC nito is 508cc. Meron din tayo dito ang emblem na TCS, naka-embossed na yan, traction control system. Yung traction control system ay pinagsisynchronize niya yung harap at likod. At ang maganda nito dito sa kanyang traction control system ay pwede mong i-on at saka i-off. Other decals naman niya ay yung Maxim TL lang doon sa kanyang likod. Ayan, naka-embossed rin yan. Punta naman natin dito sa kanyang harapan. May tatlong uri ng plastic dito. Ito may naka-engrave na mga design dito. Dito naman glossy white at glossy black yung pinaka-center niya. Na may emblem ni SYM dito. Yung kanyang mga ilaw na dito ay LED. At makikita niya, andito sa side yung kanyang daytime running light. Para sa akin, kamukha siya ni Toothless, no? Parang Toothless yung mukha niya. Maangat naman tayo sa kanyang wind visor ay clear yung nilagay nila dito at yung kanyang cover dito. Para sa kanyang mga tornilyo ay meron na rin carbon type design dito. Itong kanyang side mirror ay adjustable na rin to. Yun nga lang ay hindi pa adjustable itong kanyang windscreen. Pero okay na yan kasi mahaba rin yan. Game changer yan lalo na sa mga long ride kasi i-deflects yung hangin na papunta sa'yo. Nalilesen yung dragging ng hangin papunta sa ating katawan. Kaya okay na rin to. Kahit na hindi siya adjustable ay napakalaki or napakahaba na rin yung kanyang windscreen. At hindi lang siya for display. Ayan. Meron talaga siyang function. Napansin din natin dito sa pinakagitna ay may butas na rin dito. Kung gusto mong palagyan ng dashcam ay dyan mo ipoposition. Iba pa sa napansin natin dito, itong kanyang windscreen ay may texture na rin. Ayan. Dito naman sa ilalim ng kanyang windscreen ay meron ditong air intake dito tapos air exhaust dito sa kanyang ibabaw na nagdagdag sa kapugian niya. Ayan, no? Punta na natin agad itong kanyang handlebar. Makikita natin dito sa kanyang right side yung kanyang lever adjustable na yan for both left and right. Ayan. Dito adjustable na rin. Makikita rin natin dito na may mga button siya, passing light dito. Ito yung kanyang headlight option kung i-on natin siya. Yun nga pala, automatic headlight on ito kapag nakandar yung kanyang makina. Ito yung buttons niya for the TFT. Very wide yung kanyang TFT. Activated to, kaya tutok lang kayo. I-check natin yung kanyang TFT display. Nandito rin yung kanyang turning lights button. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na pwedeng on and off yung kanyang TCS o yung kanyang traction control system. Yung traction control po ay pinagsisynchronize niya yung gulong natin sa harap at saka sa likod para iwas skid. Kung nasa mga madudulas tayong daan, gamit na gamit yan sa mga mabubuhangin na daan.
additional safety feature. Hindi ka basta-basta matutumbang. I-appreciate naman natin itong kanyang handlebar. Meron din dito logo ni SYM. May mga naka-engrave na din na mga details dito or design sa kanyang handlebar plastic. Ayan, may cover na yung kanyang bakal. Nga pala, ito yung kanyang up and down, tapos ito yung kanyang pinaka-select dito sa kanyang TFT display. Dito naman sa kanyang ignition, meron tayo dito centralized switch. Kung bubuksan mo yung motor dito, ipupush mo lang siya and mag-on na siyang ganyan. Yung kanyang upuan ay dito mo na rin bubuksan. Kailangan lang ay kung bubuksan mo yung kanyang upuan, naka-open yung kanyang ignition, then push mo lang. Open yung kanyang upuan, pero tutukan nyo, pupunta na rin natin yan. Dito muna tayo sa kanyang right side, adjustable yung kanyang lever. May kill switch siya dito. Meron na rin siyang built-in na hazard light. Gamit na gamit yung hazard light, lalo na kung nakapark tayo sa gilid, may mga kailangan tayong ayusin sa motor. Yung kanyang namang starting system ay push start only. Yung kanyang rubber grip, swak na swak lang din sa ating kamay. Yung kanyang end ay bakal din to. Puntaan naman natin yung kanyang TFT display. Napakaluwang rin yan. Ang napansin ko dito, may pagka-crew sim yung kanyang design. So try nating buksan yung kanyang TFT display. Yeah, so may animation siya, no? Una nating napansin, isa nagpapapansin na rin yung kanyang turning lights indicator. Ayan. Magkabilaan, sure na alam mo kung naka-left or naka-right ka. Meron din tayong buttons dito kung ayaw mong gamitin. Itong kanyang toggle switch ay meron din tayo ditong manual. So, ito yung mode, tapos yung taas yung select. Subukan natin gamitin itong buttons niya dito. And pwede mong i-select kung oras ba, kung fuel efficiency yung gusto mong makita, kilometers per hour. Ayan. Yung kanyang RPM, voltmeter, engine temperature. Ayan, kung oras, yung speed, madami kang pwedeng makita dito sa kanyang TFT display. Pero yung basics, nandito lang din naman. Yung trip meter niya, andito rin yung kanyang fuel indicator, andito rin yung kanyang speedometer. Mga light indicators naman natin dito, ayan. Isa sa napansin natin dito sa motor na to ay napakalaki, pero wala siyang park brake. Ang twist nito, hindi lang visible. Pero yung park brake niya ay nandun sa kanyang side stand switch. Na kung yung side stand mo ay naka-open, naka-lock yung kanyang gulong. Check naman natin dito yung kanyang front pocket. Ayan. May highlight siya na glossy. Para i-open ito, may push button siya dito sa pinakataas. Open mo lang siyang ganyan. Makikita natin dito yung kanyang charging port. USB type na rin yan. Kaya plug and play na rin. Kung gusto mong mag-charge, ilalagay mo lang dito. Yung cellphone mo, napakalalim na rin yan. Kasyang-kasya. Very safe. Pero dito sa kabila ay yung kanyang lock para sa kanyang leg. Wala siyang compartment na malaki dito. Try naman natin yung functionality nitong kanyang switch. Push mo lang siyang ganyan, mag-open na siya. Para i-open itong kanyang fuel tank. Ito na pala yung kanyang fuel tank. Counterclockwise lang natin. Ayan. So open na yung kanyang gas. Meron tayo ditong gas capacity of 12.5 liters. So okay na rin. Napakalaki ng kanyang gas capacity. To open yung kanyang gas cap, pull mo lang siya, then counterclockwise natin. Ayan, so open na yung kanyang gas tank. Kung mapapansin natin dito, kung nag-worry kayo sa overflow ng gas nito, ay meron dun sa dulo na butas. Dun siya lalabas. Kung sakaling full tank ka, nag-banking ka, or umakyat ka sa mga inclined, ayan. So kung tatapon yung gas mo, dito siya dadaan. May butas siya dito. Other details naman natin dito ay may mga naka-engrave na rin na design. Same lang dito sa kanyang plastic, sa kanya gas tank cover. Try natin buksan yung kanyang upuan. Ayan. Makikita natin dito, very special yung bukasan ng kanyang upuan. Kasi typically, ang bukasan ng upuan natin ay mula dito sa likod, pa ganyan. Ngayon, dito na sa unahan. Ayan. Parang sports car na rin siya. Ayan. Napakaganda and napakalaki. Ang advantage na nakita natin dito is super laki. Ayan. Super lalim ng kanyang compartment. Hindi mo na kailangang magpalagay pa ng top box or side box dahil super laki na dito. Masasatisfy ka na sa luwang ng compartment niya. At hindi lang yan, meron na rin siyang built-in na ilaw dito. Ang isa pa sa nagustuhan natin dito ay hindi lang siya spring, yung pumipigil sa pagbagsak ng kanyang upuan. Meron tayo dito hydraulics. Ayan. Napaka-special na ng motor na to. Lock naman natin at tignan natin itong kanyang upuan. Itong kanyang upuan may 3-tone na to. Iba dito, sa design dito, saka dito. Iba rin dito. Yan, naka-anti-slip na rin siya. Ibig sabihin, hindi madulas sa ating pantalon. Iba rin yung design niya dito sa side niya. Maganda dito kung nasa long ride ka ay may backrest na or waist rest yung ating waist para hindi mangalay.
punta naman natin yung comfort natin sa kanyang footrest. Ayan, napakahaba na rin ng paglalagyan natin ng ating paa. Pwedeng-pwede to kahit na 6-footer. Ayan, or 6-footer pataas, pwedeng-pwede. Kasi sa ating 5-6 para tayong batang nakasakay dito. Ayan, may design na rin itong kanyang rubber dito sa kanyang footrest. Ayan, meron na rin siyang pang-cruising type at saka yung standard position. Tatry natin yan mamaya. Para magkaroon tayo ng idea kung gaano kalaki itong motor na to, ang dimension nito is 2,003 by 7,600 by 1.115 mm. So may kahabaan na rin itong motor na to. Tignan mo yung Husky dun sa kanyang likod. Yan, pwedeng-pwedeng magtago yung Husky. Dun naman sa kanyang dry weight, actually may kagaanan to. Meron itong 141 kilograms only dun sa kanyang dry weight. Ibig sabihin, walang langis at saka walang gasolina. Ang wheelbase naman natin or yung kanyang distansya ng dalawang gulong niya dito ay 1,355 mm. Meron din tayong ground clearance dito. It is 107 mm. Kaya kung mas mababa ka pa sa 5.6 dito ay pwedeng-pwede mo itong motorin kasi Filipino friendly siya. Dito naman tayo sa kanyang likod, gaya nga ng nasabi ko sa inyo kanina. Ang decals lang na makikita natin dito ay naka-embossed na Maxim TL. Ito, napakahaba ng kanyang stock pipe. Napakataba. Check natin yung kanyang likod. Ayan. Dual exit na rin yung kanyang stock pipe. At itong buong to, ito, mula dito, ayan, plastic yan. Heat guard, protection natin sa back ride natin kung sasakay siya. Meron din tayong footrest dito na nagmukhang cute dahil sa laki ng motor nito. Pero mahaba yung kanyang footrest. Sa kanyang likod, yung size ng gulong naman natin dito ay 160/60 by 15. Super laki and super lapad na to. Check natin dito sa kanyang likod kung gaano kalapad. Ayan o, ganyan yung itsura niya. Super lapad. At yung type ng kanyang gulong ay pang highway talaga. Dun sa harap ay naka dual disc dito sa likod, ay single disc pero ABS pa rin yan, naka traction control system. Dito naman tayo sa kanyang kabila, ayan, kapag dito mo siya titignan, akala mo big bike siya, no? Na yung mga naked type, pero siya ay maxi scooter. Suspension naman natin, naka swing arm siya with reserve your shock. Ayan, yung shock natin, wala tayong makitang brand, no? At itong scooter na to ay naka chain, ayan. May chain protector na rin siya dyan. Kaya sa arangkada at hatak ay mas may power yung naka-chain kesa dun sa mga naka-belt. Dahil nandito na nga rin tayo sa kanyang makina, ang engine type nito, very good na rin, tunog big bike dahil 4-stroke inline twin cylinder na to, double overhead cam at saka naka 8 valves na. Kaya sa power and torque ay nako, hindi kanya bibitinin dahil meron tong maximum power of 35.5 kilowatt at 6,750 rpm. Meron din tong torque na 49.9 Nm at 5,250 rpm. Super lakas na rin tong motor na to. Compression ratio natin dito ay 10.9:1. Siyempre, yung cooling system natin dito ay naka-liquid cooled na rin. Comfort test naman natin dito, guys. Subukan natin ibaba tong motor na to. Natatakot ako kasi sobrang laki niya, no? At sa kapag natumba mo to at nagasgas, dun sa waiver ay sayo na. So, mamaba pa, kaya nang bahala. Ayan. Subukan natin ibaba. Ayan. So, expected sa big bike, medyo may kabig din siya, no? Kapag ibababa mo siya, talagang i-control mo siya. Subukan natin sumakay. Ayan. So, sa height nating 5'6 ay tiptoe tayo. Dalawang tiptoe. Ayan. Wala tayong kamay na nakahawak. Suspension natin. Sobrang ganda ng likod. At wala nang galawan kung sa rear brake mo siya ipreneno. Ang sinasabi ko sa inyo kanina ay wala tong park brake kasi nandito na yung kanyang park brake. Ayan, no? Subukan natin. Gumagalaw yung motor. At subukan rin natin ibaba yung kanyang side stand kung gagalaw pa yung motor. Ayan. So, hindi na gumagalaw yung motor. Ayan. Ayan, di tayo nakahawak sa kamay. Yan yung kanyang pinaka-park brake. Kaya kung naka-park to sa incline, saka sa mga uneven surfaces, okay na okay kasi ito na yung pinaka-park brake niya. Kapag i-release mo, tataas mo lang yung kanyang side stand at yan, gumagalaw na siya ulit. So, very safe yung motor natin dito. Hindi na tayo mag-aalala. Katulad ng mga naked na big bike, no? Sobrang nag-aalala sila kung naka-stand na ba talaga yung motor nila at hindi gagalaw yung motor. So, dito, very safe na. Sa price naman natin dito, ayan, pang endgame na yung mga presyuan ng motor na to. Kasi, meron tong price na 469,900 pesos. Para sa mga keyboard warriors naman natin, ano naman ang masasabi nyo dito sa motor natin dito? Para sa akin, gaya nga nung nasabi ko, ay pang endgame na to, no? Ito na yung mga trophy para sa akin na mga motor kasi dun sa kanyang presyo nga. Kung afford mo naman tong motor na to ay napakagandang i-invest. Kung sa presyo naman guys ay sulit na rin kasi SYM tong motor na to. Hindi katulad ng ibang brand na agad-agad yung presyo nila ay nagdi-depreciate. Alam naman natin si SYM, maganda yung brand niya. Kung naglo-long ride ka na lang, gusto mo ng comfortable na scooter ay pwedeng-pwede to para sa'yo.
para naman sa overall comfort natin dito, para ka lang nasa sopa, relax na relax ka lang. Kahit makarating ka pa ng Mindanao, ay hindi mo kailangan ng alaksan. Sa mga nag-aalala, super bulky ng motor na to, baka hindi ko kaya. Subukan natin. Ang weight ata natin nung last tayong nagpa-kilo ay 75. Ayan, so 5'6 tayo. Subukan natin ibaba yung motor. Subukan na rin natin ibalik. Ayan, no? So, caring-caring lang. Ito lang. Gaya nga lang nabanggit ko sa inyo kanina, ay 60 units lang din to. Takbo na lang po kayo sa pinakamalapit na Mitsubishi dealer sa inyong lugar at pwede kayong magpa-reserve ng motor na to. Super kakaiba, maporma, maangas, comfortable. Ibang-iba yung disenyo niya. At ito dati ay chismis lang na pupunta sa Pilipinas. At ito yung sana natin na ngayon ay natupad na. Sa mga napadaan po at gusto nyo po ng mga ganitong video, mga bagong motor, mga murang motor, ay nag-a-upload po tayo. Sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Easy Ride Journey. Support nyo na rin po ako sa ating Facebook page at sa ating TikTok na yung link ay nandyan sa description sa baba. At kung gusto nyo ng review ni Husky, ay sa susunod na video natin i-upload. Kaya hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!